Tol, kung maangas ka sa kalsada, ay mag-isip-isip ka at mag-ingat ka. At baka may makakatapat ka na mas maangas sa iyo gaya nitong kalbong ito. Mag-ingat ka sa kanya at huwag mong hahayaang mag-init at magliyab ang ulo nito. Dahil sa kanyang init ng ulo, nagdulot ito ng kamatayan ng anak ng dating Presidential Chief of Staff na si Renato Ebarli Sr. Ang anak nito na si Renato Ebarli Jr. ay binaril ng kalbong ito at namatay sa loob ng kanyang auto matapos ang isang bangayan sa trapiko. Nangyari ito sa kanto ng Bonnie Serrano Street at Ortigas Avenue sa Quezon City noong November 18, 2009. At alam nyo bang ang kalbong ito ay tinaguri ang sexy or hot prisoner ng Bilibid? At para sa iilan, tinuturing din siyang legendary OG o gangsta na Phil Am. Word, Jason's the name, but I ain't changed cause I'm in the rap game, I remain the same, hot to the V. Noong malalim na gabi ng November 18, 2009, bandang alas 11, ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal at pinag-usapang road rage killing sa bansa ang naganap. Ang biktima sa nakakagulat na insidenteng ito ay si Renato Victor Ebarli Jr., ang anak ng kilalang politiko at dating Presidential Chief of Staff na si Renato Ebarli Sr. Ayon sa mga salaysay ng mga taong nasaksihan ang insidente, naganap ang patayan sa kanto ng Bonnie Serrano Street at Ortigas Avenue sa Quezon City. Si Ebarli Jr. ay bigla na lamang binaril at pinatay sa kanyang sariling kotse. Napaulat na ang salarin ay biglang lumabas sa kotse nito at lumapit sa biktima at doon niya ito pinaputukan ng baril ng malapitan sa windshield ng biktima. Hindi lamang isang beses kundi tatlo na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Base sa mga court records, ang part-time model na si Archie Castillo ay naglarawan sa salarin bilang isang matangkad at may magandang itsura na lalaki. Semi-kalbo, may magandang pangangatawan at may tato sa braso. Si Castillo ay naghihintay ng masasakyan pa uwi noong mga sandaling yon, kung kaya't nasaksihan niya ang nakakagulantang na pangyayari. Ang isang pulis naman na si SPO3 Edgar Teodin na nasa kamkrami noong mga oras na yon ay lumabas para bumili ng cola drinks sa malapit na convenience store. Sa kanyang paglalakbay patungo sa Bonnie Serrano Avenue, nakita niya ang isang Honda CR-V na kulay asul na biglang dumaan sa harap ng kanyang sasakyan at umovertake sa isang gray car Toyota na pagmamay-ari ng biktima na si Ebarli Jr. Isang taxi sa hindi inaasahang pagkakataon ang nasa landas ng asul na kotse na nagbigay daan para makalampas ang gray Toyota. Ang asul na kotse ay nagpatuloy at hinadlangan ang daan ng gray Toyota sa harap ng barangay Valencia Hall sa Santolan, Quezon City, kung saan naganap nga ang pagpatay. Sinabi ni Teodin na sinubukan niyang habulin ang salarin na nakasakay sa asul na kotse na may plakang diplomatiko 20903. Ngunit ito ay nakawala sa kanya at nagtago sa squatters area sa New Maynila. Ang tinutukoy ng isang testigo sa isang magandang itsura na lalaki, semi-kalbo, may magandang pangangatawan at may tato, ay nag-match sa database ng pulisya na ang taong ito ay si Jason Ivler. Siya ay pinanganak sa Massachusetts, USA noong January 7, 1982. Anak siya ni na Marlene Aguilar. Si Marlene Aguilar na isang art collector, gallery owner at book publisher ay kapatid naman ng sikat na folk singer at songwriter na si Freddie Aguilar. Ayon sa mga pahayag ni Marlene, namatayan siya ng asawa nang si Jason ay 2 taong gulang pa lamang. Ang ama ni Jason, na nakilala ni Marlene dito sa Pilipinas, ay isang Amerikanong na kinilalang si Robert Ivler. Sa kasamaang palad, ang buhay ng Amerikanong ito ay biglang natapos sa kamay di umano ng isang hitman sa hindi inaasahang pangyayari sa isang hotel sa Bangkok, Thailand. Sa kanyang pagkawala, si Marlene ay nagdesisyon na palakihin si Jason mag-isa na sa kabila ng kanilang kalagayan ay lumaking mabait at responsabling bata naman siya. Sa edad na batang bata pa, si Jason ay nagpamalas na ng kahusayan sa akademya. Pinili niya na ipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa Hawaii Pacific University, isang prestihiyosong institusyon kung saan siya ay nakakuha ng parangal bilang isa sa mga nangunguna sa kanyang klase at kinilalang kasapi ng Dean's Lister.
Sa dulo ng kanyang pag-aaral, siya ay nagtapos sa kursong AB Psychology na nagpapatunay ng kanyang dedikasyon at pagsusumikap. Sa kabila ng pagkamatay ng asawa ni Marlene, hindi siya tumigil sa paghahanap ng pag-ibig. Siya ay naugnay sa iba't ibang lalaki, kabilang na ang isang Colombian arms dealer at isang wanted criminal na kasalukuyang nakakulong ng panghabang buhay sa United Kingdom. One of my ex-lovers became the most wanted man in England. He had 42 aliases with matching passports and he had contacts with... Oh, this is Mr. Nice. Yeah, CIA. Ang kanyang buhay pag-ibig ay hindi natapos doon. Kalaunan, siya ay nagpakasal kay Stephen Pollard, isang batikang economist na nagtatrabaho bilang isang consultant sa Asian Development Bank. Ngayon, kilalanin naman natin to lang biktima na si Renato Victor Ebarle Jr. Siya ang panganay at nag-iisang anak na lalaki ni Renato Sr. Bagaman lumaki siya sa isang tanyag na pamilya, pinili ni Renato Jr. na hindi sumunod sa yapak ng kanyang ama sa pamumulitika. Sa halip, nagnais siyang mabuo ang kanyang sariling karera at pangalan na hindi nakadepende sa impluensya ng kanyang pamilya. Sa edad na 27, nakapag-establish na siya ng kanyang sarili bilang isang respetadong tao sa larangan ng human resource management. Kilala si Renato Jr. sa kanyang kabutihang loob at kababaang loob. Maraming beses siyang nagsabing ayaw niyang maging espesyal o maiba sa iba dahil lamang sa kanyang pamilya. Palaging inaalala ni Renato Jr. na kahit anak siya ng isang kilalang politiko, tao pa rin siya na may kanyang sariling individualidad at mga pangarap na nais maabot. Nang mabalitaan ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ang nangyaring road rage kung saan nasawi si Renato Jr., lahat sila ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Hindi nila maaaring tanggapin na ang taong kilala nilang mapayapa at mabait ay maaaring masangkot sa isang ganitong klase ng insidente. And speaking of road rage, tol, ang road rage ay para naglalakihang tantrum sa daan. Parang bata nagwawala kasi hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero this time, ginagawa ito ng mga adults na may hawak na manibela at nakasakay sa isang mabibilis na sasakyan. Madalas itong nangyayari kapag ang isang driver ay naiinis, na-stress, or nagalit sa ibang driver. Halimbawa, may bumubusina ng paulit-ulit sa likod mo kahit alam mong stoplight o kaya may nag-overtake na walang signal. Ang road rage ay pwedeng magsimula sa simpleng inis. Pero kapag nadala na sa emosyon, it can escalate quickly tulad ng nagwawala na batang hindi nakakuha ng candy. Pwedeng maging verbal altercation, pwede rin maging physical, at sa pinakamasama, it could lead to violence or accidents. Ano, babanggain mo ako? Tumimi ka! Dumi-dumi mo! Alis! Ngayon, mabalik tayo kay Jason. Siya ay hindi baguhan sa mga issue na may kinalaman sa pagmamaneho. Ito ay hindi na bago dahil bago pa pala ang insidente kay Renato Jr., nagsumbong si Manolito Kuya sa mga pulis na tinutukan daw umano siya ni Jason ng baril matapos niyang businahan ang sasakyan nito. Naganap daw yon mga alas 9 ng gabi doon sa Hemadi Street, Quezon City. Sinabi daw ni Jason na maswerte ka, may kasama ka mga bata. Pero pag nakita kita uli, papatayin na kita. Sa mga oras na yon, dala niya ang kanyang misis, hipag, anak at pamangkin. At eto pa, mula pa noong 2004, siya ay nasangkot na sa isang malagim na aksidente na nagresulta sa pagkamatay ng dating kongresista Nestor Ponce Jr. at sa mga pinsala sa katawan ng asawa nitong si Evangeline Ponce. Ayon sa imbestigasyon ng traffic investigator na si SPO3 Alexander Galang, nagmamaneho si Jason ng isang Toyota Land Cruiser na may diplomatic plate nang ito ay mawala ng kontrol. Dahil dito, ang kanyang sasakyan ay tumawid sa ibang lane at nabangga ang sasakyan na Isuzu Trooper na sinasakyan ni Nestor Ponce Jr. Sa kasamaang palad, dito na nga nagtapos ang buhay ng dating kongresista habang ang asawa nito ay nagtamo ng mga sugat. Bilang resulta ng kanyang hindi maingat sa pagmamaneho, ang Pasig City Regional Trial Court ay nag-file ng dalawang kaso laban kay Jason. Ang una ay tungkol sa reckless imprudence na nagresulta sa homicide at sa pagkasira ng ari-arian. Ito ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Nestor Ponce Jr. at sa mga pinsala sa kanyang sasakyan. Ang ikalawang kaso ay tungkol naman sa reckless imprudence na nagresulta sa minor na pisikal na pinsala. Ito ay may kaugnayan sa mga pinsalang natamo ni Evangeline Ponce.
Noong September 7, 2004, si Jason ay nagtapat na siya ang may sala sa ikalawang kaso na may kaugnayan sa mga pinsala na natamo ni Evangeline Ponce. Dahil dito, siya ay hinatulan ng public censure. Ngunit sa kabila ng pag-amin at hatol, sinubukan niyang hingin na ibasura ang unang kaso na may kinalaman sa pagkamatay ni Nestor Ponce Jr. at sa pagkasira ng ari-arian nito. Habang ang kahilingan ay pinag-aaralan, si Jason ay pinayagang lumaya sa kondisyon na magpiyansa. Subalit isang araw sa Zamboanga City, matapos ang iba't ibang balitang kumakalat, ay nahuli siya habang tinatangka nitong sumakay sa isang ferry ship na may rutang papunta sa Malaysia. Sa mga huling sandali bago siya maka-aboard, ang mga otoridad ay nakapag-intercept sa kanya at natuklasan ang kanyang mithiin na tumakas. Sumunod dito, ang Bureau of Immigration bilang tugon sa kanyang planong tumakas ay naglabas ng utos na pagbabawal sa kanya na makalabas ng bansa. Isang mahigpit na hakbang upang masiguro na ang hustisya ay maipaparating sa kanya. Pero noong 2007, sa hindi inaasahang pangyayari at sa kabila ng lahat ng pag-iingat ng mga otoridad, ay natuklasan na nakalabas na ito ng Pilipinas at nakarating sa Amerika. Doon, hindi lang siya namuhay bilang isang ordinaryong mamamayan. Ngunit sumali siya sa US Army at naging bahagi ng 25th Infantry Division na nakadestino sa Hawaii. Sa kabila ng lahat ng ito, matapos lamang ng isang taon sa serbisyo, siya ay na-release mula sa kanyang tungkulin under honorable conditions. Kumbaga naglingkod siya ng walang major disciplinary actions o nagawa niyang tapusin ang service contract ng maayos. 2 taon pagkatapos niyang iwan ng Army, 2009, ang mga pangyayari ay muling nagbago. Ang taong pilit na iniwasan ng mga otoridad sa Pilipinas ay nagbalik, ngunit hindi ito isang mabuting balita dahil kaagad siyang nasangkot sa isang road rage na ikinamatay nga ni Renato Ebarle Jr. Habang patuloy ang operasyon ng manhunt para mahanap si Jason, araw-araw na aktibidad na ng ina niyang si Marlene ang harapin ng mga reporter upang ipahayag ang kanyang panig. Sa mga panayam na ginawa mula sa mga lokal na istasyon ng balita hanggang sa mga international na media, inihayag ni Marlene ang kanyang hinala sa umano'y mga taong may hawak sa likod nito, ang Central Intelligence Agency o mas kilala bilang CIA. Ito raw ang umano'y punot dulo ng lahat ng paghihirap na kinakaharap ng kanilang pamilya. Inaakusahan niya ang CIA na sila ang nagpapahirap sa kanila. Isa raw itong parusa dahil sa kanyang hindi pagsunod sa mga batas na umiiral sa Amerika. Inilahad din ni Marlene na ang mga sanaysay na kanyang sinulat na nagbibigay ng matinding kritisismo at pinaparatangan ang Estados Unidos sa maraming kaguluhan at iba pang problema sa mundo. Bukod dito, hindi rin niya tinatantana ng mga makapangyarihang Amerikano na anyang nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa tunay na nangyari. Ayon kay Marlene, ginagamit daw ng mga ito ang kanyang anak bilang isang scapegoat na kung saan ang lahat ng mga pagkakamali ay ibinubunton sa kanya. Sa kanyang pananaw, ginagamit ng mga ito ang kanyang anak na si Jason upang pagbalingan ang kanilang init ng ulo. Nasa halip na harapin siya at ang kanyang mga isinusulat, sinisikap ng mga Amerikano na pahirapan ang kanyang anak bilang isang anyo ng kanilang paghihiganti. Alam nyo itong si Marlene ay kilalang matalas ang dila. Ang hindi nga malilimutan ng publiko mula sa mga sinabi niya ay yung panahong tinawag niya ang Pope na Pope Satan. Binansagan siyang She-Dragon dahil ang kanyang katapangan hindi na raw normal para sa karamihan. Hindi tuloy maiwasan na mapagkamalan siyang baliw ng nakakarami. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Wala akong pakialam sa iniisip ng Ngayon, balikan natin ang mga testigo mula sa pagpatay kay Renato Jr. Ayon sa kanila, nakasakay sa kulay asul na Honda CR-V si Jason na may gamit na diplomatic plate. Kalaunan, November 23, 2009, natuklasan ng NBI Special Action Unit at Highway Patrol Group NCR sa Concepcion 2 sa Marikina ang naturang Honda CR-V. Ang sasakyan na ito ang isa sa mga pinakamalaking ebidensya na natunto ng mga otoridad. Ito ay natukoy na ang plakang diplomatic na gamit nito ay nakaregister sa pangalan ng stepfather ni Jason Ivler na si Stephen Pollard. Sa kabila ng mga hirap sa paghahanap kay Jason, hindi pa rin sumusuko ang mga investigador sa kanilang misyon.
Paulit-ulit na hinanapan ng mga otoridad ang tatlong tahanan ni Marlene Aguilar sa Blue Ridge Subdivision sa Quezon City upang maipatupad ang warrant of arrest na isinumite laban kay Jason. Pero ang pinakamatinding eksenang nagaganap noong January 2010, isang tip ang natanggap ng NBI na nagpapahiwatig na hindi pala kailanman lumalabas ng bahay si Jason Ivler. Kaya't ginawa ng mga otoridad ang kanilang hakbang madaling araw ng January 18, 2010. Nagsagawa ng raid ang NBI sa property nila Marlene sa Blue Ridge sa Quezon City. Ngunit pilit ini-insist ni Marlene sa mga otoridad na wala raw ng kanyang anak, pero hindi naantig ang mga otoridad. Tuloy pa rin sila sa kanilang paghahanap. Habang nagpapatuloy sila sa paghahalughog ng mga kwarto, isang malakas na putok ang umalingaungaw. Ang matapang na si Jason ay naglakas loob na lumabas mula sa kanyang pinagtaguan mula sa underground. Itinago niya ang kanyang sarili sa isang lihim na silungan sa ilalim ng isang hagdan. Walang habas at pasintabi, sinugod niya ang daan patungo sa kanyang kwarto, anino ng determinasyon at paglaban. Habang siya ay lumulusob, nakipagpalitan siya ng putok gamit ang kanyang munting Armalite na may kasamang bandolier. Dalawa sa mga NBI ang kanyang natamaan. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa mabilis at matinik na pagkilos ng mga otoridad. Siya rin ay binaril ng mga operatiba at bago pa niya naabot ang kanyang kwarto, naabutan siya ng mga bala. Tinamaan siya sa balikat at tiyan at agad na bumagsak. Suot pa rin ang kanyang bandolier na puno ng mga bala, nagpakita si Jason ng kanyang katapangan at desperasyon. Ang kanyang mga mata parang nagliliyab daw o nanlilisik na hindi magpapatalo o magpapahuli ng buhay. Napakabilis ng aksyon at kaagad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa Quirino Memorial Medical Center. Ayon sa medical report, ang bala sa tiyan niya ay dumaan sa kanyang large intestine na nagdulot ng seryosong pinsala na kinakailangan ng operasyon para maalis ang kanyang spleen. Sa kabilang banda, si Marlene ay hindi rin pinaligtas ng batas. Inaresto siya ng mga operatiba at dinala sa kustudiya ng mga otoridad. Sinampahan siya ng kasong obstruction of justice dahil sa tangka nitong paglihis ng atensyon ng mga otoridad para maprotektahan niya ang kanyang anak. Matapos ang mahabang 2 buwan na ginugol ni Jason sa ospital upang magpagaling, isinailalim na siya sa kapangyarihan ng batas. Noong April 6, 2010, si Jason ay ikinulong sa Quezon City Jail. Nang ma-interview si Marlene, inilahad niya ang kanyang paniniwala na ang taong nasa likod ng pagbaril kay Renato Jr. ay si Mark Hauser, isang British national at bodyguard ng stepdad ni Jason. Ayon kay Marlene, si Hauser ang totoong gumawa ng krimen at hindi ang kanyang anak. Ngunit malakas at mariin ang pagtanggi ni Hauser sa mga akusasyon na ito. Sinabi niya na wala siyang alam o anumang kinalaman sa insidenteng naganap. Habang umiinit ang issue, nagpatuloy din ang pagsisiyasat ng mga otoridad. Sa kabila ng mga alegasyon ni Marlene, ibinasura ng mga ito ang kanya mga sinasabi dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanya mga akusasyon. Ang mga testigo na nakakita sa mismong pangyayari, kinumpirma rin na si Jason Ivler at hindi si Hauser ang kanilang nakitang bumaril kay Renato Jr. Sinabi pa ni Hauser na noong gabing naganap ang krimen, wala siya sa lugar ng pangyayari dahil day off niya ito. Nasa bahay lang daw siya ng kanyang amo at natutulog. Ang mga salaysay na ito ay nagdulot ng malaking duda sa mga sinabi ni Marlene. Sa kabila ng lahat ng mga kontrobersiya, naniniwala ang NBI na ang mga inilalabas na alegasyon ni Marlene ay isang estratehiya lamang para iligaw ang atensyon mula sa kanyang anak na si Jason. Ayon sa kanila, ginagawa lamang ito ni Marlene para malito ang lahat at maprotektahan ang kanyang anak sa mabigat na kasong kahaharapin ito. Ang ama ng biktima na si Renato Sr. ay nagbunyag na may natanggap na espesyal na pagtrato si Jason Ivler sa loob ng kulungan. Sa balitang ito, hinamon ni Marlene si Renato Sr. sa harap ng mga kamera para sa isang suntukan. Nang lumabas sa mga litrato at video ni Jason habang nasa kulungan, nagkaroon ng pagkadismaya ang publiko. Sa mga imahe, makikita na tila nagpapapasok si Jason ng alak at mga babae sa kulungan na nagpapahiwatig na tila may VIP treatment siyang natatanggap.
Subalit lumapit si Jason sa media para itanggi ang mga paratang na ito. Sinabi niya na ang mga babae sa mga larawang kumakalat ay mga pinsan at tagahanga niya. At tila kinukonsinte ito ng ina niyang si Marlene. Ayon kay Marlene, kung anuman ang binibentang treatment doon na gusto ng anak niya, babayaran niya raw at ibibigay niya. Ano man ang binibentang treatment doon, kahit sex pa yon, kung gusto ng anak ko, I'll pay for it. Sa video pa ngang ito, nag-aaya pa ang kalbo sa sinumang magandang babae ang nais makipagtsuktsakan sa kanya. I want a birthday, okay? I want a very hot stranger that's disease-free, okay? I don't even care what is, okay? I don't even need to really talk to you, just come here. Ibang klase, no? Dahil sa mga pangyayaring ito, natanggal sa pwesto ang warden ng Quezon City Jail Annex. Si Renato Sr., ang ama ng biktima, ay sinagot ang hamon ni Marlene ng suntukan. Sa kanyang tugon, sinabi niya na dapat ibaling ni Marlene ang kanyang galit sa kanyang asawa na si Stephen Pollard. Ito ay dahil si Stephen ang nagbigay ng impormasyon sa National Bureau of Investigation tungkol sa kinaroroonan ni Jason. Sinampahan ng kasong murder si Jason habang si Marlene ay naharap sa kasong obstruction of justice. Sa kabila nito, si Marlene ay hindi nakulong dahil siya ay nakapag-post ng piyansa. Nang sinimulan ang paglilitis sa kaso noong November 2015, ang mga abogado ng gobyerno o prosecution ay nagpakita ng 15 ebidensya na kanilang natipon. Isa na rito ang baril na ginamit ni Jason upang patayin ang biktima na si Renato Jr. Ang baril na ito ay natagpuan ng mga investigador ng NBI sa bahay ni Jason sa Quezon City kung saan din siya naaresto. Hindi lamang ebidensyang pisikal ang ipinakita ng prosecution, ngunit iniharap din nila ang ilang mga testigo na makapagpapatunay sa nangyari. Sa kabilang banda, ang depensa ni Jason Ivler ay nag-claim na nasa isang birthday party siya sa Makati mula 10:15 p.m. noong November 18 hanggang 3 a.m. ng November 19. Sinubukan nilang ipakita ang mga taong di umano'y kasama niya sa party bilang kanilang ebidensya. Ngunit hindi kinatigan ng judge ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84 na si Judge Luisito Cortez ang paliwanag ng depensa. Dahil dito, si Jason ay hinatulan na guilty sa kasong murder. Binigyan siya ng sentensyang reklusyon perpetua o life sentence na hindi bababa sa 40 years. Bilang karagdagan, inutusan din siya ng judge na magbayad sa pamilya ng biktima ng mahigit 9.3 milyon pesos na danyos na may interes na 6% taon-taon. Ipinag-utos rin ng judge na ilipat si Jason mula sa Quezon City Jail Annex patungo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa para doon magpatuloy ang kanyang sentensya. Sa mga salaysay ni Renato Ebarli Sr., bagamat siya ay natuwa sa naging hatol ng korte, meron pa rin siyang kalungkutan dahil hindi na maaaring mabuhay muli ang kanyang anak. Hindi niya kaya na makita ang itsura ng pumatay sa kanyang anak, kung kaya't minabuti niya na lamang na magpaiwan sa labas habang hinahatulan ng korte si Jason. Sinabi rin niya na kahit ipamigay sa kanya ang buong mundo bilang kapalit ng buhay ng kanyang anak, hindi pa rin ito magiging sapat. Ipinapahiwatig ng kanyang salaysay na walang anumang bagay sa mundo ang maaaring tumumbas o sumapat sa halaga ng buhay ng kanyang yumaong anak. Ang bawat sandali na kanilang pinagsamahan, ang bawat halakhak at luha na kanilang ibinahagi ay hindi mapapantayan ang anumang material na bagay. Dismayado rin siya dahil wala ng death penalty sa bansa. Kasi kung meron daw, handa raw siyang gawin ang lahat, maparusahan lamang ng kamatayan ang pumaslang sa kanyang anak. Sa isang kaso na hinawakan ng Court of Appeal, ang kampo ni Jason ay nag-apela ukol sa sentensya na ipinataw sa kanya. Subalit noong December 2017, ang naturang hukuman ay nagpahayag ng suporta sa pasya ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84 na tama at makatuwiran ng parusang ipinataw kay Jason. Hindi lamang nila tinanggap ang unang desisyon, ngunit binigyan pa nila ito ng dagdag na bigat. Una, pinatong nila ang dagdag na bayarin ni Jason Ivler para sa gastos sa libing o burial expenses ng biktima mula sa orihinal na halaga na 143,890 pesos. Itinaas ito ng hukuman sa 616,590 pesos. Pangalawa, ang moral at exemplary damages ay parehong tinaasan ng hukuman. Ang bawat isa sa mga ito ay nadagdagan ng 100,000 pesos. Pangatlo, mayroon ding idinagdag na 100,000 pesos para sa civil indemnity. Sa huli,
ang kabuuang halaga na dapat bayaran ni Jason sa pamilya ni Renato Jr. ayon sa pasya ng Court of Appeal ay umabot sa 10 million pesos. Ang malaking halagang ito ay sumasalamin sa bigat ng pananagutan na kinakaharap ni Jason dahil sa kanyang nagawang mga kasalanan. Noong November 2010 naman, ang kaso na reckless imprudence resulting in homicide na inihain laban kay Jason dahil sa pagkamatay ni Nestor Ponce Jr. ay nai-dismiss. Ang rason para sa dismissal ay dahil sa isang legal na prinsipyo na kilala bilang double jeopardy. Ang prinsipyong ito ay isang mahalagang parte ng batas na nagtatanggol sa mga akusado mula sa paulit-ulit na paglilitis sa parehong krimen. Sa madaling salita tol, ang korte ay nagsabi na hindi na maaaring litisin muli si Jason para sa parehong krimen dahil ito ay labag sa ating konstitusyon. Mahalaga na maging kalmado tayo sa pagmamaneho tol upang umiwas sa kahit anong forma ng road rage. Dahil hindi mo alam baka yung makakaalitan mo sa daan ay may daladala palang nakamamatay na bagay. Ano ang masasabi nyo tol sa kaso ni Jason Ivler? At ano ang sa tingin nyong dahilan ng kanyang pagkabayolente? Malaki ba ang papel ng kamatayan ng kanyang biological father mula sa kamay ng hitman o naspoil siya ng kanyang ina? Thank you.